Okay, so mga ermita ang may-ari. Hindi Ermita Manila ha. Grabe ito oh, mga kayubero. Yan. Pero itong bahay na ito mga kayubero, pag-aari ito kasi talagang maraming mga muebles sa loob ng bahay na ito. Nagkaroon kasi ng walaan ng mga gamit daw. So yun yung tinatawag nilang White House dito sa Balayan. Hello mga kayubero, magandang umaga sa inyo lahat and tayo ay nandito naman sa bayan ng Balayan, Batangas. So dito sa likuran natin, yan yung simbahan ng Immaculate Conception Parish Church. Ayan. So buti na lang huminto na yung ulan kasi pag alis ko sa bahay kanina, medyo masama talaga yung panahon. Kaya sabi ko, naku Lord, bahala na po kayo kung uulan, magdadala na lang ako ng payong. Ayan. So buti na lang, ayan, lumiwanag na. Ayan. So maganda rin ang simbahan nila rito sa Balayan, Batangas. Ano? Halika, pasok tayo sa loob ng simbahan. Grabe mga kayubero, ang ganda ng simbahan.
Puntahan muna natin itong mga bell dito. Sana bukas siya. Ah, maganda pala rito sa likod. Oh. Ganda pala. Wait lang. Dito muna tayo. Ay. Wala palang daanan dito. Okay, sarado pala mga kaytsubero. Pero yan, ganito yung itsura niya dito sa loob. Sayang, hindi tayo makapasok. Okay, so bago pa tuluyang umulan, tara na, mamasyal na tayo dito sa Balayan, Batangas. So yung mga pupuntahan natin mga kaytsubero, mga ancestral house of course, yun yung titingnan natin dito sa Balayan, Batangas. Kasi ang alam ko, marami talaga rito, maraming mga ancestral house, ano? Okay, so ito yung tinatawag nilang rotonda dito sa Plaza Rizal. Tapos dito, andito yung bust ni Galicano si Apacible. Okay, tapos ito naman si Gat Andres de Castro Bonifacio. So dito nga sa bayan ng Balayan, Batangas mga kaytsubero, mayaman noon ang angkan ng mga Martinez. Ayan, kaya marami tayong makikitang mga ancestral house. Ayan. So puntahan natin yung ano, yung lumang munisipyo ng Balayan, Batangas. Tapos katabi nito yung isa sa bahay ng Martinez clan. Okay, so ito siya mga kaytsubero. Ayan o, yung puting bahay na yan. So yun yung tinatawag nilang White House dito sa Balayan. Tapos ito yung lumang munisipyo ng Balayan. Yan. Okay. Kauna-unahang munisipyo ng Balayan, Batangas. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo na bahay ng Martinez clan.
So ang bahay pala na ito, mga kaisubero, ay pag-aari ni Mariano Martinez. So ang bahay na ito itinayo 1860s. Pero ang tawag nila dito noon, Casa de Cacao Filipina. Kasi noong araw, yun yung kanilang business, ano, yung cacao. Ayan. Ganda. Dito nga tayo sa tabi. Ganda, no? Very nice. Tsaka matibay na matibay pa, ano? Ayan. So pag-aari pa rin ito ng mga ng Martinez clan, mga kaichubero. Hindi ito pag-aari ng local government, ha? Ayan. Okay, so ulitin ko lang, Mariano Martinez Ancestral House. Ayan, so kamag-anak ito ni Direk Leo Martinez. Ayan. So mamaya, mga kaijubero, abangan nyo. Nabigyan tayo ng bus-bus ni Direk Leo Martinez na puntahan yung kanyang bahay. Ayan, kaya abangan nyo yan. So ito yung Antorcha Street. Tapos sa kabila, Union Street. Ayan. So dito muna tayo sa Antorcha. Dito nga tayo sa kabila. Ganda na ito. Farmacia Palacio. Okay. Tapos ito, ganda ng bahay. Ito, American era na ito. Itong bahay na ito. Tapos itong katabi niya, ito pwede Spanish era, ano? Ayan. Grabe, nabubusog na yung mata ko. Hindi pa tayo nakakalayo pero ang dami ko na nakikita ang mga lumang bahay. O, di ba? Kita nyo yun, nakasulat, V.M. Martinez. So, dati daw umuupa ang V.M. Martinez. Dati daw pawn shop. Pero ngayon, ano na to? Ink? Ink Plus. Ayan. Nay, thank you po. Ito po bahay. Yes po. Bahay nyo po ito? Eto. Ang bahay namin sa project pero arang ka naman sa project. Ah, ganun po. Thank you po, ah. Salamat po. Madaming oo nga, papunta ako doon. Galing ako ng simbahan eh. So papunta naman ako doon. Ah, oo nga po. Sige po, thank you po, Nay. Thank you po. Manila pa. Thank you. O, di ba, mababait talaga ang mga Batanggenyo. Batanggenyo, Batanggenya. Okay, diretso lang daw tayo dito kasi sa pinakadulong-dulo daw, doon daw huminto yung mga Hapon, sabi ni ate.
Ganda rin na ito, oh, mga kaytubero. Diba? Well preserved. At least naayos yung lumang bahay. Hindi na siya mukhang napabayaan. Tapos ito, mukhang lumang ano rin ito. No, kasi kung makikita niyo yung bintana o kapis. Nako, eto na tayo mga kaytubero. So etong unang bahay na makikita natin sa may kanan, yung kulay pula ang silong. Eto, yan. Teka, lapitan muna natin ano. Oh. Ayan, so etong bahay na ito mga kaytubero, pag-aari ito ng Martinez clan. Pero hindi mismo si Direk Leo Martinez ang may-ari, ah. Kamag-anak niya. Okay, so ulitin ko lang, ah. Ito ay pag-aari ng Martinez clan. Pero hindi mismo si Direk Leo Martinez. Ayan, so kung makikita niyo yung bahay, ayan, dito sa part na to, nakikita ko yung azotea, pero natatakpan na siya ng bubong. Lapit na tayo. Ayun o, nakikita nyo ba yun? Grabe, ang ganda. Eto na naman ako sa ang ganda. Eh kasi wala na ako ibang masabi, kundi maganda naman talaga. Diba? Balang araw mga kaytubero. Oh, ito pa isa oh, tatabi niya. Oh, tapos meron pa dun. Dikit-dikit na sila. Diba? Ang ganda talaga na itong bahay na to. Ikot tayo sa likod. Padlock. Dito tayo sa ano, sa likod mismo. Kasi nandito yung dito tayo sa harapan ng bahay. Kasi nandito yung mismong entrance. Ayan oh. Hello. Oh, for rent na pala ito. Itong baba siguro ang for rent, pero hindi yung buong bahay. Ganda mga kaytubero. Wow, kahit dun oh. Ang hirap na nakikita nyo. Hello. Okay, so eto mismo yung ano, entrance. Ayan. Laki ng bahay. So tinawag ko yung ano, kumatok ako. Paalam tayo kung pwede ano. Pero kung hindi, okay lang din naman. Okay, so nakausap ko na yung mga caretaker. So there, ayan, so nakausap ko na yung mga caretaker mga kaytubero. At talagang napakabait nila talaga, no? Ayan. So sabi nila, totoo nga na kamag-anak ito, yung may-ari, kamag-anak ni Leo Martinez. Pero itong bahay ay hindi na open for public. So open daw ang bahay na ito noon. Kaya lang, nagkaroon kasi ng walaan ng mga gamit daw. Kaya nagdesisyon ng may-ari na huwag na lang i-open for public. Ayan. Kasi talagang maraming mga muebles sa loob ng bahay na ito. Ayan.
Okay, tapos dito sa may tapat niya, ayan, meron ding lumang bahay, ancestral house. Pero ano na to? Restored na, mga kaytsubero. Ayan, Balay Ermita. Okay, so mga ermita ang may-ari. Hindi Ermita Manila, ha? Okay, so dito muna tayo. Ang galing, ano, na-restore nila yung bahay. Very nice. So, ulitin ko lang, yan yung Balay Ermita. Ayan, tapos yun yung isa sa mga bahay ng Martinez clan. O, diretso naman tayo. Okay, so another one, ito naman, Reyes Hair Cutters. Pero yung baba lang yung ano nila, inupahan. Halika, awit tayo. Grabe ito, oh, mga kaytsubero. Sayang na iwan. Hindi na-restore. Parang yung bahay na pinuntahan natin sa ano, Balagtas. Yung Constantino Mansion. Diba? Pero pwede pa siyang i-restore sana, eh, no? Okay, balik tayo dito, mga kaytsubero. Bahay na ba to? Ganda, oh. Diba, hindi pa siya ganun kasira. Kagaya nung, hindi kagaya nung ibang mga napuntahan natin na talagang sirang-sira na. Eto, pwedeng-pwede pa siyang i-restore. Kung i-restore nila, ano? Okay, halika na. Balik na tayo dito. Tindahan na lang siya. Pero at least pinapaupahan yung baba ng bahay, ano? Ay, sir, sir, alam mo ba kung kaninong bahay to? Nakto. Hindi. Ko pa yung ermita yan. Ha? Hindi ko pa ako pa yung ermita.
kay Balay, kasi may Balay Ermita, di ba? So hindi niyo alam kung ermita din ito. Parang may nakita ako dati nakakaratula for sale. Nawala na. Dati meron dito eh. Oo. Sige po, salamat po. Kaya so hindi natin matukoy kung sino yung may-ari ng bahay na ito. Okay, so itong dinadaanan natin, pass street ito. Ayan, tapos ito pa rin yung Antorcha. Ayan, so doon tayo galing sa may simbahan. Pero dito tayo didiretso.